Matapos ang ilang buwan, bumagal na ang bilis ng pagtaas ng presyo ng mga pangunahing bilihin nitong Marso. At ayon sa PSA, ito'y indikasyon na naabot na ng Pilipinas ang peak ng inflation. Sa kabila nito, kinakailangan pa rin nabigyan ng agapay. Nasa vulnerable sector ang server ng balita mula kay Naomi Tiburcio. Nakalampas na ang bansa sa peak o ang pinakamataas na level ng inflation ngayong 2023. Yan ay matapos kumpirmahin ng Philippine Statistics Authority na tuluyan pang bumagal ang inflation nitong Marso mula sa 8.6% noong Pebrero sa 7.6% ngayong Marso. Dulot ito ng pagbaba ng presyo ng pagkain, partikular ang gulay, karne at asukal. Bumaba din ang presyohan sa transportasyon matapos bumaba ang presyo ng diesel, gasolina at LPG. Negative yung contribution ng energy, so may impact sa transport, may impact sa dun sa housing, water, electricity, gas and other fuels, particularly dun sa LPG, saka sa electricity. And of course, yung food natin, bumaba na yung some components like yung meat. Bagaman bumagal, giit ni NEDA Secretary Arsenio Balisacan, ang inflation pa rin ang pangunahing issue na kailangang bantayan at tugunan ng gobyerno. Kailangan ano yung protektahan ang purchasing power o ang kakayanang bumili ng mga Pilipino, lalo na ang vulnerable sector ng ekonomiya. Isang buwan matapos aprobahan ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang pagbuo ng Interagency Committee on Inflation and Market Outlook, nanindigan naman ng komite na ang susi sa pagtugon ng problema sa inflation ay ang dagdagan ang sariling produksyon ng pagkain ng bansa. Anila, sisimulan nilang gumamit ng mga teknolohiya at datos na magbabantay sa produksyon ng pagkain sa bansa. Sometimes, mali yung timing ng importation and may crisis na, i-import ka, tapos dadating yung in-import mo at the time na nag-harvest naman. So, magiging, it's really poorly timed. So, as I said, we want to introduce science into decision making and that's what we are going to do. Sa tulong ng mga datos at pag-aaral, nakahanda ding magbigay ng rekomendasyon ang komite sa mga banta sa supply ng pagkain sa bansa, gaya ng African swine fever at ang weather disturbances gaya ng El Nino. Plano namang ipasa ng Interagency Committee ang resulta ng kanilang mga pag-aaral kay Pangulo Marcos Jr. kada buwan upang tuluyang mapabagal ang inflation. Naomi Tiburcio, para sa Bayan.